Magandang araw! Welcome sa Teacher Frel TV! Tayo ngayon ay mag-aaral sa asignaturang Health 4, Quarter 4, Week 4 hanggang Week 5. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Batayang Pangkaligtasan at Pangunang Lunas. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na maiuugnay ang paghahanda at angkop na tugon sa oras ng kagipitan sa pagsagip at pagpapanatili ng buhay. Kumusta mga bata? Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang mga batayang pangkaligtasan at pangunang lunas. Tingnan ang nasa larawan. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Paano sila makatutulong sa panahon ng kalamidad? Ang Emergency Response Team o ERT ay isang grupo o samahan na dumaan sa pagsasanay upang magkaroon ng sapat na kakayahan upang mabilis na makatugon sa panahon ng kalamidad. Tinatawag rin silang mga Rescue Team. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ay ahensya ng pamahalaan na ang pangunahing tungkulin ay tumulong sa panahon ng kalamidad. Kilalanin natin ang mga may mandatong tungkulin sa Disaster Risk Reduction Management o DRRM. Gaya ng Pambansang Pamahalaan. Iba't ibang ahensya ng pambansang pamahalaan ang may tungkulin sa DRRM. Dahil sa DRRM Act, Section 5, dumami ang mga ahensyang kalahok sa National DRRM Council o NDRRMC. Pamahalaang Lokal. Kinikilala na ang pamahalaang lokal ang unang tumutugon sa bawat disaster. Nangunguna sila sa pamamagitan ng Local DRRM Council o LDRRMC sa paghahanda para sa mga panganib, pagtugon sa mga nasalanta at pagbabangon mula sa epekto ng mga disaster. Section 15. Civil Society, ang pribadong sektor at mga volunteer. Epektibong maipatutupad ang batas sa pamamagitan ng pakikilahok ng civil society organizations, pribadong sektor, at mga individual na voluntaryo. Pinalakas at dinaragdagan ng mga ito ang kakayahan at pwersa ng pamahalaan. Halimbawa nito ang mga kooperatiba, samahan, at asosasyon sa mga komunidad, mga non-government organization, at mga grupo sa simbahan at paaralan. Komunidad. Kinikilala ang kakayahan ng mga vulnerableng pamayanan bilang tagapagdaloy ng pagbabago at kaunlaran at hindi biktima ng mga disaster. Ang pagpapalakas ng kanilang kapasidad ang pinaka-epektibong pamamaraan sa pagbawas ng epekto ng mga disaster. Basahin ang balita na nasa ibaba. Sagutin ang sumusunod na tanong. Manila, Philippines. Sa pag-alis ng Bagyong Glenda, ngayong araw sa Philippine Area of Responsibility o PAR, ay nag-iwan ito ng 17 patay at nilumpo ang mga nasa 5.3 milyong customer ng Manila Electric Company o Meralco sa Luzon at Metro Manila na nawala ng supply ng kuryente kahapon at nasa 100,000 ang inilikas matapos na ito ay manalasa. Sinabi ni Chief Superintendent Danilo Constantino, Chairman ng Subcommittee on Disaster Management ng PNP, 11 sa naitalang patay ay sa Region 4A na karamihan ay nadaganan ng mga nabuwal na punong kahoy. 5 sa mga namatay ay mula sa lalawigan ng Rizal,
3 sa Quezon, 2 sa Batangas, 1 sa Cavite, habang 4 naman ang naitalang nasawi sa Region 4B, 2 rito ay nabagsakan ng puno ng nyog sa Marinduque, 1 sa pagguho ng bahay sa Oriental Mindoro, at 1 pa ang hindi natukoy ang dahilan. Isa rin ang naitalang namatay sa Region 5 sanhi ng atake sa puso habang kinukumpuni ang bubong, habang 1 naman ang namatay sa Region 8 nang mabagsakan ng nabuwal na puno ng nyog. May naitala rin na 2 taong nawawala sa Marinduque matapos tangayin ng malakas na agos ng tubig baha. Sinabi naman ni National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC Executive Director Alexander Pama na kabilang sa mga nasawi ay sina Reynaldo Hernandez, 48, na dagdagan ng nabuwal na puno sa Tabang Plaridel, Bulacan. Ninette Artificio, 48, Arlene Artificio at Adrian Artificio, 20, pawang taga Market View, Lucena City. Mga nadag-anan ng nabuwal na punong kahoy. Ang 2 pa ay mula naman sa Region 4A na sina Angelica Guarino ng Barangay San Juan, Taytay Rizal, at ang pang-anim ay si Lourdes Lim, 25, ng Allen Northern Samar na natumbahan ng poste ng kuryente. Anim din ang inisyal na naitalang nasugatan ng NDRRMC na sina David De Los Santos, tinatayang nasa 22 hanggang 30 ang edad, at Joel Orsabia, 44, ng Quezon City, na kapwa na dagdagan ng nabuwal na punong kahoy. Jomer Guzman ng Villasis, Pangasinan, Rodolfo Toralba, 58, Antonio Haban, 16, at Jesus Vargas, mga mula naman sa Sangay, Camarines Sur sa Bicol Region, pawang mga nakuryente. Ang balitang ito ay mula sa www.pilstar.com. Ngayon ay gawin natin ang pagsasanay. Puna ng chart ng mga hinihinging sagot. Ano ang naging epekto ng bagyong Glenda sa sumusunod? Ano ang epekto nito sa buhay ng tao? Tama! Malaki ang naging epekto ng bagyong Glenda sa buhay ng tao dahil nagdulot ito ng pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Marami ang namatay at nasugatan dulot ng bagyong ito. Ang epekto nito ay ang sakit na nadarama nila sa mga kaanak nilang namatay. Ano naman ang naging epekto ng bagyong Glenda sa kanilang ari-arian? Tama! Malaki ang naging epekto ng bagyong Glenda sa mga ari-arian ng tao dahil marami ang nawala ng tirahan dahil ito ay nasira ng bagyo. Marami rin ang nawala ng mga pananim na aanihin na sana nila. Ganun din ang mga alaga nilang hayop na ginagamit nila bilang pangkabuhayan. Ano naman ang naging epekto ng bagyong Glenda sa kanilang kabuhayan? Tama! Malaki ang naging epekto ng bagyong Glenda sa kabuhayan ng tao dahil nawala ang kanilang pangkabuhayan gaya ng mga pananim na palay at gulay na malapit na sana nilang anihin. Malaking halaga pa ang kanilang kakailanganin upang mabawi ang kanilang puhunan. Tandaan! Ang sakuna ay tumutukoy sa isang malaking kapinsalaan o kalamidad. Ito ay aksidente o mga hindi sadyang pangyayari tulad ng bagyo, lindol at iba pa. Maaari itong maiwasan kung tayo ay maging maagap sa paghahanda. Tandaan na sundin ang mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng sakuna upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli, paalam! Thanks for watching!